One week na ako di makatulog ng ayos dahil sa lalaking yon. Kasi naman, ano ba yung mga pinagsasabi niya sa akin? Bakit ginuguro niya na sobra yung puso ko? Nakakainis ka na, Logan! Sigaw ko habang nakahiga sa kama. Alam niyo yung halos magpagulong-gulong na kayo sa higaan, kakaisip? Ito pang malala ah, sinasama niya ako sa Paris. One week daw kami doon. Anong gagawin namin doon? Eh wala naman siyang business trip doon eh. Hindi kaya susundin niya yung sinabi ko na magpahinga siya kahit saglit? Pero di ko naman sinabing kasama ako. Busy pa ako kakaisip sa mga nangyayari nang biglang may kumatok sa pintuan. Inais ko ang sarili ko dahil baka mamaya yung lalaking yun palang kumakatok. I knew it. Walang iba kundi siya nga. Expecting someone? Taas kila niyang tanong. Ha? Wala no. Bakit pala kumatok ka? Nothing. Masama na bang bisitahin ng mga unit ko? Oo nga naman. Kanya nga naman to, so wala akong dapat ireklamo dahil nakikitira lang ako. Komportable ka ba dito? Napatingin naman ako sa kanya. Bakit grabe na nga siya magtagalog ngayon? Huwag kang ganyan please, Logan. Hindi ko na mapigilan ang pintig ng puso ko eh. Baka mamaya mausisa mo, patay na ako. I am asking you, are you comfortable with this unit? If not, then I'm gonna make you move to another. Okay na ako dito, Logan. Masyado nga itong malaki eh. Nagulat ako nang bigla siyang pumunta ng kitchen at binuksan ng ref. Di naman siya bossy masyado, no? What do you want? Tanong niya habang nakatingin sa stocks ko sa ref. Nagluluto ka? Naku, ako na lang. Ako na. Just watch and learn. Learn? Eh marunong din ako magluto, no? Kumuha siya ng ingredients para sa lulutuin niyang hindi ko alam kung ano. For sure naman masarap yon. Oo na siya nang mas masarap magluto. Ang bango naman yan. Nagsmirk naman siya. Ang gwapo niya talaga kahit sa part siya tingnan, gwapo siya. In love na ba talaga ako sa kanya? Hindi pwede, Catherine. I know you're gonna like this. Sino bang magugustuhan ko? Yung pagkain ba o siya? Pwede mo bang punasan ng pawis ko? Oo nga, pawis na nga siya. Kumuha ko ng malinis na towel at saka lumapit sa kanya para punasan yung mukha niya. Feeling ko ay may kuryente ang dumadaloy sa katawan ko habang ginagawa ko to. Ang bilis ng tibok ng puso ko. That's enough. Utos niya kaya agad akong lumayo. Get the plates, it's already done. Masyadong mataas ang lagay ng plato. Isang klase lang ang nakalabas. Siyempre isa lang naman ako eh. Shit, nabasag tuloy. Dali-dali ko tong pinulot at baka matapakan pa ni Logan. Aray, shit, hindi ka kasi nag-iingat. Agad namang kinuha ni Logan yung daliri ko pero pinigilan niya. Ano bang ginagawa mong lalaki ka? Ito talaga, kung ano-ano ang ginagawa. Shit, sinipsip niya ulit. Logan, bakit ba? Ampungay ng mga mata mo? Nauutal na ako. Kasi naman biglang uminit yung aura sa paligid. Shitting, kalabaw naman no. Bukas naman yung aircon, pero bakit ang init? Bukas naman yung aircon, pero bakit ang init? I need you, Catherine. Bulong niya sa akin. Hindi ako makagalaw. Na-freeze na ata ang buong katawan ko. Halos marinig ko na yung kabog ng dibdib ko nung ilapat niya ang mukha niya sa akin. Napapikit na lamang ako nang unti-unti niyang ilapat ang labi niya sa labi ko. Mga 10 seconds ding nakalapat ang labi niya bago ko siya naitulak. Anong ginagawa mo? Please, I just really need you right now. Kitang-kita ko kung ganong kapungay yung mga mata niya. Ano pa ba ang gusto niya? Ang makuha ko? Pero virgin pa ako ah. Pero bakit mayroon part sa akin na ayaw tumudol? Umayos ka, Catherine. Logan's POV. My heart is beating so fast when I started kissing her neck down to her collarbone and marking it with some hickey. She smiled at me that makes me realize that I'm already in love with her. And after that, we both reached the heaven. I love you, Cassandra. Catherine's POV. Ramdam na ramdam kong mainit na likido na pumasok sa kaloob-looban ko. Nakita ko rin ang stain na nasa kama ko, means wala na ang pagkabirhin ko. I love you, Catherine. Natigilan ako na marinig yun kay Logan. Wait lang ha, hindi talagang nagsisink in sa akin eh. 10%, 20%, 70%, 90%, 100%. Mahal niya ako? Pero bakit? Dahil ba nag-make love kami? Dahil siyang nakauna sa akin? Dahil binigay ko kaagad ang pagkababae ko sa kanya. Nasampal ko tuloy ang sarili ko dahil baka nananaginip lamang ako. Ouch! What the? Why did you do that? Does it hurt? Tanong niya habang hinihimas ang pisngi ko. Pero teka,
Totoo ba yung narinig ko? O imagination ko lamang? Narinig ko ba talaga yon? Yes, I said, I love you. In-emphasize niya pa talaga yung word. Na I love you sa harapan ko, Diyos ko ang puso ko. Parang sasabog na dahil sa nararamdaman kong fireworks sa loob. Mahal ako ni Logan Navarro? Nangyayari ba talaga to? Say you love me too, please. Sabi niya sabay subsob sa leeg ko. Takte naman, no? Respeto naman sa feelings ko. Para ko nanalo sa loto. Hindi dahil sa pera, ha? Pero kundi dahil nagustuhan ako ng isang hindi ordinaryong lalaki. Hey, say it, please. Nagig pa talaga niya yung braso ko. I what? OMG. Nag-pout pa siya ng lips. Para siyang baby na sobrang cute at gwapo. Kumalma ka nga, Catherine. I love you too. Bigla naman niya ako niyakap na mahigpit. Wala nang bawian, ha? You already said it. Mahal ba talaga ako ng lalaking to? Bakit parang ang bilis naman? Napaka-easy to get naman kung ganon. Ilang taon kong inalagaan ang sarili ko tapos bibigay lang din pala ako sa boss ko? You are not answering, he said in a low voice. Kasi naman Logan, paano mo ko nagustuhan at kailan pa? Ngayon lang? Ang bilis naman. Okay, I'll tell you but you will wear your clothes first. Bago pa ako mag-init ulit sa'yo. Agad naman ako napatingin sa katawan ko. Gosh, wala pa pala akong sapot sa katawan. Dali-dali kong kinuha yung damit ko at tumakbo sa CR na nakabalot yung kumot sa katawan ko. Tatawa-tawa pa ang mokong. Paglabas ko ng bathroom, nandun pa rin siya sa kama ko. Hawak ang cellphone ko. Napakunot noon naman ako habang nakangiti siya ng nakakaloko. Ano kayang nabasa niya? OMG! Baka naman nabasa niya yung chat ko kanina. Diana at Aba, about sa kanya. Akin na yan! Bigla naman siyang tumayo at inangat ang kamay niya para itaas ang phone ko. Pilyo, ibalik mo sa akin yan, please. I knew it. Gusto mo na ako noon pa. Feeling ko para na namang kamatis ang mukha niya dahil sa pula. Kainis naman eh. Bakit pa kailangan pang mabasa yon? Heist. Hindi no? Mali ka lang naintindi dyan. Ano ba kasing nakalagay doon? Nakalimutan ko na eh. Really? But it says here that you cannot understand yourself when you are beside me. Also, you always dream about me. Napatakip na lang ako ng mukha. Nakakahiya ka, Catherine. Bakit ba kasi nasabi ko pa yun sa dalawang bruha na yun? Hay nako. Nagulat ako nang biglang may yumakap sa akin. Automatic na kumabog ang dibdib ko nang maramdaman ko ang hininga niya at naamoy ko mabungan niyang perfume. It's okay. I do love you too naman, so nothing to worry about. Sabay pinch niya sa nose ko. Ouch! Masakit ah! I am so sorry, honey. Bakit ba ganito na lang akong kinikilig sa kanya? Tapos tinatawag pa niya akong honey. Anak ng pubuyog naman, oh. You're blushing. Ikaw kasi, masyado mong pinapatiwak yung puso ko. Kaya ngayon natuturete na ako sa'yo. Please don't feel uncomfortable with me. Please? Parang ibang-iba siya. Sa Logan na nakilala ko, lalo na yung Logan na nasa opisina niya. Kung doon para siyang demon, ngayon para siyang anghel na bumaba sa lupa para lang mahalin ako. Sorry Logan ha, hindi kasi ako sanay at saka diba NBSB ako? I know, that's why I'm very thankful that I'm going to be your first and last man to be. First and last? Yup, I'll be the first and last man in your life, is that clear? Okay. Niyakap na naman niya ako na mahigpit. Ako ang umaabuso. Na tong lalaki na to ah. Hug monster ba siya ngayon? Pero gusto ko rin naman. I am so addicted to you. Talagang hobby na siyang sumiksik sa leg ko. Araw-araw na yata magkakaroon ng party sa puso ko. Sobrang saya eh. Logan, gusto pa kitang makilala. Mahal mo ako, di ba? Kaya dapat alam ko ang lahat sa'yo. Lalo na yung kay Isabella. Di ko maiwasang di masaktan pag naalala ko ang pangalan na yon. First love niya kaya yon. Anong laban ko doon, di ba? Sure, honey. We have lots of time to know each other so don't rush everything. My point naman siya. Ayoko na madaliin ang lahat. Meron namang tamang process. Bigla namang tumunog yung tiyan ko. Gutom na nga pala ako. Inaya ko na siyang kumain dahil kanina pa naman talaga kaming dapat kumain. You like it? Tanong ni Logan. Super. Nag-aral ka ba ng culinary? Para kasing pang-restaurant yung mga luto niya eh. Sobrang sarap. Hindi dahil sa gutom na ako ah.
Masarap talaga. Yes, I studied culinary arts in the US. I also finished my degree in business at Harvard University with a summa cum laude and took my master's degree in US and Switzerland. I also did. Okay na. Ikaw na madaming pinasukan na mahal. Parang napapaisip tuloy ako kung bagay ba ako sa kanya. Kasi langit at lupang pagitan naming dalawa eh. What are you thinking? Please don't think anything that makes you change your mind. Bakit mo ba ako nagustuhan, Logan? To be honest, I don't really know the reason why I fell in love with you. I just can't help myself to think about you and care for you. Then I realize that it's not just an ordinary feeling. I realize that I already love you, honey. Hindi ko ina-expect na isang Logan Navarro magkakagusto sa isa lang katulad ko. Ano ba ang meron ako? Wala akong pera, Logan. Di ako mayaman. Walang maipagmamalaki at I don't care. Tinakpan niya yung bibig ko. I don't care if you're not rich or if you don't have any properties or what. I love you for being yourself. I don't need that wealth. You're all I want, Catherine, and nothing can take you away from me. Dahil sa sinabi ni Logan, lalo kong na-realize din na mahal ko na siya. Naiiyak na tuloy ako. Ganito pa lang pakiramdam ng ma-in-love. I love you, Logan. I love you too, honey. Stop crying, please. It hurts me so much. Pinunasan na naman niya yung luha ko. Masaya ako kahit na medyo naiilang pa ako sa setup namin ganito. Ang haba ng hair ko, pero hindi ko naman habol ang pera niya. Anyways, forget your debt. You're already paid. Talaga? Pero paano? Eh, di bang mahal nun? I know, but you're more expensive because you are priceless to me. Ang galing naman palang magpakilig na lalaking to. Gusto yata niya atakin sa puso eh dahil sa kilig. Hinay-hinay naman, Logan. My honey is blushing. At talagang inasarap pa niya ako, ha? Dino, assuming mo naman. Hinila niya ako papalapit sa kanya. Biruin niyo, mahal ako ng gwapong lalaki na to. I must be very lucky. I am sorry kung ngayon ko lang na-realize na mahal kita, ha? I just have to make sure kasi if it's just infatuation or not. But now I am confidently sure that I love you so much. Thank you for trusting me, not just your body but also your heart. Promise I'll do everything just to avoid it from being hurt. You don't have to say sorry, Logan. Ako rin naman eh. Naguluhan din ako kasi hindi ko maintindihan yung pinapakita mo eh. Nakaka-fall kaya, no? I'm glad that our feelings are mutual. From now on, you have to stay away from that asshole. Huh? Sino? I am talking about your friend who brought you to Batangas. Si Travis ba? Okay, pero pwede no to cursing tayo? Tumango naman siya. Madali ka naman palang kausap eh. Pero bakit ko naman iiwasan yung tao? Eh, mabait naman yun. Nagkakaintindihan ba tayo, Catherine? Mabait naman yun, Logan. Besides, kababata ko siya kaya't mahirap ata yun. I am jealous, honey. Please stay away with him. I am getting crazy when I always thinking that you are close to him. O sige po, susubukan kong lumayo sa kanya. Thank you, honey. Feeling ko nag-stone paligid ko kapag umingiti siya sa akin. Looking at his perfect eyes, nakakatunaw at nakaka-inlove ng sobra. Patay na ba ako sa tagline na to? Basta masaya ako ngayon. Let's go, honey. Di pa rin talaga ako sanay na sweet sa akin si Logan. Kasi naman, kahapon lang kami umamin sa isa't isa. Eh tapos hindi pa niya nilinaw na kami na, diba? Ano to, walang label? Diba, may driver naman ako? Baka ako na pang isipin natin, Logan? Malaking issue yun sa'yo. As if I care. Kinakahiya mo ba ako? Hindi, no? Ako nahiya para sa sarili ko. Pero syempre, hindi maiwasan na maraming judgmental, lalo na sa opisina niya. Ang dami kayang chismosa doon. Then come on, I am getting late with my meeting. Sumakay na lang ako dahil ayoko maging dahilan ng pagiging late niya. Pagbaba namin sa kotse niya, nagulat ako nang bigla niyang hawakan yung kamay ko. Huy, ano ba? Bitahan mo nga yung kamay ko? Pinipili kong ialis yung kamay ko pero mas sinigpitan pa niya ang hawak. Logan naman eh. Just hold my hand and don't let go. I will take care of you, promise? Nakakaloka naman oh. Di pa ako readying malaman nilang may relasyon kami ni Logan. Pero Deka, di ba, hindi pa nga siya naniligaw? Wala na akong ginawa dahil niyala niya ako papasok sa loob. Ganyan ang reaksyon ng mga empleyadong nakakakita sa amin ngayon na magkahawak ang kamay. Yung iba nagbubulungan pa. Napapayoko na lamang ako. Good morning, Mr. Navarro. Bati ng isang babae pero hindi naman siya pinapansin ito. Ang suplado ng mahal ko.
Napahawak naman ako sa may dibdib ko, sa may part ng puso ko, dahil ang bilis na naman ng tibok. As usual dahil sa gwapo na to. Hindi mo man lang pinansin yung mga bumabati sa'yo kanina? Sabi ko. Nandito na kasi kami sa loob ng elevator, kaya may lakas na ako na loob kausapin siya. Why would I? I don't have time to greet them all. Besides, baka magselos ka. Sabay ngisipan niya. Bakit naman ako magsiselos, no? Asa naman? Oo, gusto ko siya pero hindi naman ako selosa. Hindi nga ba? Tumawa naman siya na lalo niyang kinagwapo. Really, honey? I don't think so. Iirapan ko sana siya pero bigla niya akong hinalikan. Smack lang naman pero dahil kahit na. Baka mamaya biglang bumukas yung elevator at may makakita eh. Pervert. It's because your lips was so addictive. Nag-init na naman yung mukha ko, which means kinikilig ako. Pinilit kong ikalma ang sarili ko hanggang sa makarating kami sa office niya. Where are you going? Tanong niya sa akin. Ititimpla ka ng kape. Nakangiting sabi ko. Alam ko namang coffee lover ka, kaya hindi mo na kailan pang ipaalala yun sa akin. Oh, thank you, honey. Kung noon made with effort tong kape ko, ngayon made with love na. Ibibigay ko sana kay Logan yung kape niya, pero biglang may humarang sa akin dito sa pantry. Tell me, what's going on between you and Mr. Navarro? Si Mr. Mendoza pala. Wala po, sir. Excuse po. Aminin mo na, Catherine. Boyfriend mo na ba siya? Huminga muna ako lumalalim bago magsalita. Oo, boyfriend ko na siya at girlfriend na niya ako. Kahit di pa siya naniligaw sa akin. Parang ganun na rin naman yun, diba? Kasi umamin na kami sa isa't isa. Kailan pa? I thought you're just his secretary. Why him, Catherine? Don't you know that he is a womanizer? Alam ko pero siyang mahal ko. Kaya pwede ba padaanin mo na ako dahil iniintay na niya ako? Nakaramdam ako ng kaba nang bigla niyang inalock yung pinto ng pantry. Kaya nabitawan ko yung kapeng hawa ko. Anong gagawin mo? Bakit siya pa? Nandito naman ako oh. Unti-unti siyang lumapit sa akin. Kaya naman unti-unti na ako napapaatras. Hanggang sa umabot na ako sa may table. Kaya wala na akong aatrasan pa. Parang may mali. Mr. Mendoza, please. Kung ano man ang balak mo, wag mo nang ituloy, please. Naiiyak na ako. Logan, tulungan mo ko. Wala nang CCTV dito sa pantry? Wala bang papasok dito? Why, you're scared, huh? Don't be. Matagal na ako nagtitimpi sa'yo eh. Bitawan mo ko? Hayop ka? Pinilit kong magpumiglas pero malakas siya. Tinakpan niya ang bibig ko at sinila ang suot kong blouse. Napahagulhol na ako sa iyak pero wala pa rin pumapasok. Sinubukan ko sipain siya pero nakaiwas siya at agad akong sinuntok sa sikmura. Ouch! Pakipot ka pa kasi. Yan tuloy. Humantong pa tayo sa ganito. Tama na, please. Hagulgol kong pakiusap kay Mr. Mendoza pero hindi siya nakikinig at sinuntok niya ulit ako sa sikmura. Mahigpit din ang hawak niya sa buhok ko kaya sumasakit na yung ulo ko. Tulungan niyo ako. Ramdam ko ang kamay niyang naglalakbay sa katawan ko. Gusto kong lumaban pero hindi ko na magawa dahil ang sakit ng sikmura ko at ulo ko. Nahihila na rin ako dahil sa pagsubunot niya sa buhok ko kaya wala na ako magawa kundi umiyak na lang at manalangin na sana ay may pumasok. Narinig ko na lang biglang bumukas ang pinto at may pumasok na lalaki. Kasabay ay nakita kong pagbagsak ni Mr. Mendoza sa sahig na may dugo na sa labi. Catherine, shit! Kahit malabong paningin ko, di ako pwede magkamali sa boses na yon. Logan? Catherine's POV. Pagdilat ko, nandito na ako sa penthouse ni Logan. Agad akong bumangon para i-check kung okay lang siya. Aray! Ang sakit ng ulo ko. Dahil siguro sa sabunot ng hayop na yon. Honey, thanks God you're okay. How are you feeling? Do you need a doctor? Alalang tanong ni Logan. Logan, natatakot ako. Don't worry, honey. I will make sure that he will rot in jail. Sabi niya sa bayakap na kinagaan ang loob ko. I already changed your clothes. Tell me, saan kanya hinawakan? Sa lips, sa legs at sa dibdib. Kita ko nagtangis ang bagang niya dahil sa galit. Natatakot ako pero sa kabilang banda, masaya din dahil nandyan si Logan para iligtas ako. Thank you for saving me. You don't have to thank me, honey, because it's my priority to protect you. Kumuha siya ng tissue at pinunas sa parte ng katawan ko na hinawakan ni Mr. Mendoza kanina. That asshole, he does not have any right to touch you even a single strand of your hair. Di ko maiwasang di kiligin dahil sa pagpaparamdam sa akin ni Logan kung gaano ko kahalaga.
Buti't dumating ka. Don't worry, it will not happen again, I promise. Anas niya at binigyan ako ng halik na nagdulot ng kuryente sa buong katawan ko. Niliyo ko agad ang labi ko sa kanya bago pa may makakita sa aming dalawa. I think we need to go home so you can have a rest. Hindi na, no? Okay na ako, makakalimutan ko rin yon. But honey, I know you're still traumatized of what happened earlier. Sobrang caring naman ng mahal ko. Lalo tuloy ako nahuhulog sa kanya at lalo ko napapagtanto sa isip ko na wala akong pinagsasihan na minahal ko siya.